Hello, beautiful people! Pasensya na po kayo, naputol yung aking video ko po. Dapat magkikwento na po ako eh. Mahaba na po kasi. Ganito, beautiful people. Kapag po puro malas po ang nasa katawan nyo po, no? O kaya pamilya nyo po. O kaya ang bahay nyo po. Sabi ko po palagi sa mga video ko po, maglinis po kayo ng inyong bahay po. Maligo po ang inyong pamilya po ng ano po ng 3 kutsarang asukal po, ilagay niyo po sa timba na tubig po na warm, ganyan po, no? Huwag po yung malamig para hindi po kayo magkasakit at ubuhin o sipunin po, no? Kailangan po ay warm po 'yun ang inyong pinapaligo po sa inyong katawan po, no? Ngayon, beautiful people, yung timba nyo po, lagyan nyo po ng 3 kutsarang asin at lagyan nyo po ng dahon ng laurel po. 3 dahon ng laurel din po. O kung wala man po, isa lang, pwede na rin po yun. Kung wala naman po kayong dahon ng laurel, ay kahit 3 kutsarang asin po, pwede na po ipanligo nyo po. Yan, tunawin nyo po, no? Para mawala po, mag-cleansing po ba kayo? O kaya naman, beautiful people, yung mga tao po na lagi pong iniisip yung mga nakaraan, yung mga taong hindi makamove on po sa mga nakaraan nangyari sa buhay nila na nakakalungkot at nalulungkot lalo po sila, no? Ganito po, mag-cleansing po sila. Uminom po sila ng green tea po. Green tea. Tsaa po ba na green? Kaya nga po, green tea. Tapos po, mag-ano po sila, mag-lemon po sila. Uminom po sila ng lemon o kaya po kalamansi na may honey. Ganun po yung ano po ba? Ano tawag nun? Yung pukyutan po. Inumin nyo po yan. I-cleansing nyo po yung katawan nyo po para mag-alisan po ang malas sa inyong katawan po, no? Ganyan po. Tapos po, ngayon ang gawin nyo po, kumuha po kayo ng papel na kulay puti, beautiful people. Isulat nyo po lahat ng inyong mga problema po sa papel na yon po, no? Isulat nyo. Ito ang aking problema, gaya po sa ano, yung kahit anong mga klaseng mga problema nyo po, isulat nyo po sa puting papel po, no? At naisulat nyo na po yon. Ngayon po, ay sunugin nyo po yon. Pagkasunog po noon, yung abo po noon, beautiful people, ilibing nyo po sa lupa po. Hukayin nyo po, itas ilibing nyo po yung abo na yon sa lupa. Para po may kaaming po na swerteng darating po sa inyo. Ganoon po yun. Kasi po, kung puro po kamalasan po ang inyong mga nararanasan po, mga wala pong swerteng dumarating po sa inyo, isulat nyo po lahat ng mga negative, lahat ng kalungkutan nyo, lahat ng ano nyo po, isulat nyo po doon. Ngayon po, sunugin nyo po yun para po may dumating po na maganda po na swerte po sa inyo, na dapat ay dumarating na swerte ay hindi pa rin po dumarating dahil po mayroon po kayong mga negatibo po sa inyong mga bahay po at saka sa inyong katawan po kasi eh. Pero kung isulat nyo po ang inyong mga problema, beautiful people, no? Yung mga wish nyo po, isulat nyo po sa papel na kulay puti po, tapos sunugin nyo po yan. Lagyan nyo po ng asin. Yung abo po, lagyan nyo po ng asin. Tapos po, tabunan nyo po ng lupa. Para po, o kaya po, ipaanod nyo po sa, ano po, sa ilog. Ganyan po. O kaya po, isaboy nyo po sa dagat. Mas maganda rin po. Yung papel na sinunog nyo po, yung abo po. Tapos samahan nyo po ng asin. Talaga naman, beautiful people, magugulat po kayo kung ano po ang paparating po sa inyong swerte, beautiful people. Kasi po, may panibagong swerte po ang darating sa inyo kung ganun po ang gagawin ninyo. Kasi po, una po, di ba? Puro kamalasan, walang swerteng dumarating, puro nganga, puro gutom, puro wala talagang kalaman-laman ang palabigasan ninyo. Ang palaasinan nyo, ang mga alagayan ng mga asukal nyo, wala talaga, beautiful people. Hindi naman po masama na magsulat po kayo sa puting papel. Isulat nyo po lahat ang inyong mga problema po. Saka po nyo sunugin po yun. Ang abo po noon ay isaboy nyo po sa ilog na rumaragasa po o kaya po sa dagat o kaya po ibaon nyo na lang po sa inyong lupa. Lagyan nyo po ng asin. Isamahan nyo po ng asin. Pag hindi, beautiful people, sabi ko po sa inyo, magugulat po kayo. Ako po, ginagawa ko po yan minsan, beautiful people.
Pero matagal na rin po ako hindi ako gumagawa ng ganoon. Pagka po talaga yung matindihan na talaga yung wala man lang ako pambayad ng upa ng bahay ko, kuryente, tubig, wala po talaga. Doon po ganun, beautiful people, kasi po doon po kaya doon po kami sa Pilipinas po nangyari po 'yan, kasi sa nanay ko po nangungupahan po kami sa apartment, beautiful people. Hindi po nagpapadala ang tatay ko po ng pera, talagang nga po kami noon. Siguro po mga siya, ano, aywan ko po kung 6 na buwan o 9 na buwan o mag-iisang taon yata 'yun, hindi nagpapadala po tatay ko ng pera po. Yung pala'y inipon pala ng tatay ko yung pera na yun na hindi siya nagpapadala, kasi ang gusto niya pala ay sa pag-uwi niya, dadalhin yung pera na yun. Kasi po, pagkabuwan-buwan po kasi ang tatay ko po nagpapadala, ang nanay ko po gastador. Tapos hindi po, ano ang nanay ko noon, wala po talagang perang naiipon. Hindi marunong humawak ng pera ang nanay ko po. Naisipan pala ng tatay ko, sinabi niya lang na hindi siya sumisweldo, hindi pa daw siya sinisweldohan. Yung pala, inipon lang pala ng tatay ko yung sweldo niya buwan-buwan, hindi siya pa talaga po siya nagpadala. Nung umuwi po siya, Diyos ko, ang dami niyang dalang pera, beautiful people, no? Galing ng Sultanate of Oman po, hindi po siya na talaga nagpadala, 9 na buwan yata o mag-isang taon na yun. Tapos po, sabi niya magbabakasyon daw siya, ganoon. Nung nagbakasyon siya, Diyos ko, 2 box ng balikbayan, beautiful people, mga sapatos, relo, alahas po naming magkapatid. Ano pa yon, mga alahas namin, mga relo, hindi ko po babanggitin ang mga pangalan ng mga relo po, no, kasi bawal yata po sa YouTube makasabihin, nag-aano po ako ng mga pangalan po ng mga ganyan, eh hindi naman po, no. Yung po, binilhan po kami ng mga quintas na gold, tapos hikaw na gold, mga bracelet po, relo, mga kapatid ko rin po, no. Tapos pinagbibigyan po kami tigwa $100 po, no, ng tatay ko po, no. Nung umuwi po ng Saudi, talagang may pera po talaga. Kasi hindi po talaga siya nagpadala, inipon niya po talaga yon. Wala po siyang pinadala. Dahil alam niya pong uuwi po siya ng ganung ano po, buwan. At saka po, noon po kasi, pagka naka-isang taon ka, 1 buwan ka magbabakasyon. Pagka naka-2 taon ka, 2 buwan din ang bakasyon mo po, no. Tatay ko po, talagang tiniis niya po kami. Saan-saan po ang nanay ko nangungutang po, talagang wala po siyang pera. Kahit ano na po pinasok ng nanay ko po, no? Nag-aano na po. Lagi niya po akong sinasama na magtinda nga po sa Divisoria. Tapos po, mga lumang damit namin, tinitinda niya po. Mga bag na hindi ginagamit sa bahay, mga sapatos na hindi rin ginagamit. Bininta niya po yan sa Divisoria po. Doon po talaga, talagang hirap po talaga kami. Tapos, inaiintindihan naman ng nanay ko kasi noon po ay walang Facebook, wala pong mga cellphone po to, nagang sulat po, no. Ang sulat po noon dumarating minsan 1 buwan, 2 buwan, walang sulat, ganyan. Pinagmumura na ng nanay ko ang tatay ko noon, sabi niya, putang ina mo, Erneng, siguro may babae ka na dyan, siguro may mga garapata na yung mga hotdog mo dyan, ano-ano na mga babaeng pinagpapatol mo. Nako, beautiful people, hindi ko na lang po sasabihin kung ano-ano pinagsasabi ng nanay ko sa sulat. Kasi po, binabasa ko po kasi ang sulat ng nanay ko. Ano-ano pinagsusulat ng nanay ko, galit na galit siya doon sa tatay ko. Sabi naman ng tatay ko, may darating na sulat. Ikaw, Lina, puro kabastusan yung bibig mo eh. Eh, so wala pa akong sweldo, hindi pa kami sinisweldohan, lahat kami rito. Yun po ang sinasabi ng tatay ko po. Yung pala, ang tatay ko pala po ay nag-iipon pala po sa Saudi na hindi niya pinadala sa nanay ko po. Kasi pag uuwi po siya ay wala po. Kasi one time po talaga ganun po ang nangyari. Umuwi ang tatay ko po, kundi ticket lang po at saka yung passport niya, beautiful people, at saka yung mga pinamili niya sa box niya po, yung balikbayan, box, mga chocolate, sabon, perfume, mga tuwalya, kung ano-ano po, no, sapatos ng kapatid ko, pang basketball, yun po, pero wala po siyang pera. Kasi ang alam ng tatay ko, meron na po ang pinapatayo ang nanay kong bahay po, pero wala.
Gastos lang ng gastos ang nanay ko kung saan-saan po. Pinapauwi kami sa Mindanao, bakasyon, siyempre po, bayad nung sa barko, ganyan-ganyan. Akala mo, 1D millionaire kami sa pera ng tatay namin po noon. Talagang totoo po yan, ano? Yun na nga, beautiful people. Ang ginawa ng tatay ko po, hindi po talaga siya nagpadala ng pera po sa nanay ko po. Talagang, ano na po kami, nag-aaral po kami, wala po kaming mga baon. Talaga naman, umuuwi po kami, talagang walang pagkain, wala talagang sinasaing. Kung hindi lang mangutang ang nanay ko sa kapitbahay, walang magpapautang. Ang ginagawa ng nanay ko, pagdating na lang ng asawa ko ang bayad kasi nasa abroad, ganyan-ganyan, eh hindi pa sinusweldohan. Pag-uwi naman ng tatay ko, beautiful people, ang daming utang ng nanay ko, tarantado din to nanay ko po. Talagang galit na galit ang tatay ko. Sabi niya, ikaw wala ka talagang alam, wala ka talagang, hindi mo talaga alam kung humawak ng pera, hindi mo malang pinahalagahan ang pinaghirapan ko sa abroad. Yun ang sabi ng tatay ko po yun. Hindi mo malang inisip na mahirap mag-abroad, tapos upa ka pa ng upa ng bahay, hindi ka man lang naghanap na makabili man lang ng lupa, sabi ng tatay ko po yun. Hindi ka man lang humanap ng maliit na lupa at patayuan mo ng kubo at sarili natin, sabi po ng tatay ko po yun noon, ha. Kaya hindi na po siya nagpadala, bumalik po siya ng Saudi, 2 years po siya, hindi po siya nagpadala, beautiful people, talagang panay sulat lang. Puro sulat lang ang pinapadala ng tatay ko. Galit talaga ang nanay ko palagi. Baka ikaw ay may pamilya na dyan sa abroad. Pinabayaan mo na kaming mag-ina. Hindi mo na kami pinapadala ng pera. Marami na kaming utang dito. Sabi po talaga ng nanay ko sa sulat. Napakahirap po noon, beautiful people. Dahil wala pong Facebook, wala pong Messenger, wala po talagang cellphone na kung ano-ano po. Pero ngayon po, Diyos ko, hindi mo na po mamimiss ang asawa mo po dahil nakikita yung pagmumukha, ang sarap chinilasin po, no? Kasi po, nakikita na kagad sa, ano po eh, yung, ano po, video call, makikita mo na yung pagmumukha mo, talagang hindi mo mamimiss ang asawa mo eh. Ganun po eh. Eh, noon po, miss na miss ng nanay tatay ko po ang isa't isa. Kasi po, siyempre po, 2 years hindi po sila nagkita. Puro lang sulat-sulat. Tapos, ang sulat pa naman ng nanay ko ay pinabibili niya ako ng ano, yung papel na mabango. Ayun. Yung, basta po may ganun po eh, yung papel na mabango at saka bulpin na mabango noon po. Yun, usong-uso po noon eh. Yun ang sinusulatan ng nanay ko para sa tatay ko po. Mga parang teenager din yung dalawang Bruhildang yun at saka Bruhildo eh. Noon po, ganun po. Sabihin niya, oh Neng, yung mga apat mong anak Neng, bayaran ng tuition, ganyan-ganyan. Padalhan mo kami. Doon po nagpapadala ang tatay ko pagkabayaran po ng tuition. Ayun, magpapa-enroll po kami. Ganyan. Diyos ko, beautiful people, sa totoo lang po, totoo po talaga. Kapag po ang asawa mo po ay hindi marunong humawak po ng pera at 1D millionaire po, wala ka pong maiipon. Kapag ikaw po ay nasa abroad, beautiful people, at hindi ka po marunong mag-ano po sa inyong pera po, padala ka lang po na padala, pag uwi mo ay wala ka palang madadatna na pera na pinadala mo, wala. Hindi man lang nakabili ng lupa't bahay, hindi man lang nakabili ng lupa o ano, kundi nagi pang nangungupahan sa bahay po. Ang bahay na inuupahan po, yun po ang nagkakapera, yun po ang yumayaman. Pero hindi mo po yung sariling bahay, doon ka lang po nakikitira. Yung upa ng upa po, no? Ang, nako, ang hirap, beautiful people. Kaya nung nag-ano po ang tatay ko, umuwi po siya, talagang dala niya po yung pera 2 years po, sa abroad po, 2 years hindi siya nagpadala, beautiful people, yun po, nakabili na po sila ng lupa po dyan sa Bulacan. Tapos, pinatayuan po nila ng bungalow nga po. Kaya noon po, bungalow po ang bahay namin. Sumunod po noon, nag-abroad nga po ako, eh siyempre po sa tagal po noon, dahil mga bata pa po kami, ay nabulok na po rin yung bahay na bungalow na yun po, kasi alam nyo man po, ang Bulacan po ay bahain po talaga na lugar po yan. Binabaha po. Tapos yung lagayan po ng mga, ano po ba, yung ano tawag doon, yung po bang mag-aano ka po, yung mag-aano ka po ng kuryente, isasaksak mo yung ventilador. Umaano po, Diyos ko po, kumikislap.
Tapos po, yung mag-ano ka ng gas tub. Uy, umaano po yung, ano, Diyos ko po, yung kuryente. Dahil nga po, mga basa po eh. Yun po ang nakakatakot. Tapos nga po, sabi ko, paglaki ko, sabi ko, pag ako'y nag-18, mag-a-abroad. Sabi kong ganun nga po. Yun nga po, naisipan ko nga po, na patayuan sila ng malaki at mataas na ano po bahay. Ang third floor nga yung pinagawa ko po, pero hindi po maganda na ini-imagine po. Third floor, ang laki naman, ang yaman naman noon. Hindi po. Ano lang po yun, third floor nga po yun, kasi may first floor, second floor, third floor nga po. Pero hindi po magandang pagkagawa po. Kasi po, yun ay parang ano lang po ba, yung hindi nyo po na, ano na, may mga gamit sa bahay po, wala po. Pwede po kayo doon magtagu-taguan o kaya po magpiko, maglaro ng piko o mag kung ano po kasi wala pong gamit yun eh. Basta po mayroon lang matulugan, ganun lang po yung paggawa ko. Yung hindi sila mag ano po ba yung ano tawag yan? Yung hindi po sila mag-i-evacuate po pagka yung may bagyo, may baha, ay doon pa rin po sila. Talagang mataas po ang tambak ng ginawa ko po doon. Talagang pang building po yung paggawa po noon yung bahay ko po. Mataas po, madaming tambak po doon sa first floor po. Hindi po inaabot ng baha, beautiful people. Kahit nga po matindi ang baha po, hindi inaabot yung first floor. Pero noong mga sabi nila, nung nagkaroon po ng baha na undoy, beautiful people, inaabot daw yung first floor. Tapos po, may second floor, third floor po kami. Kaya doon na lang po umakyat. Talaga naman, beautiful people. Totoo po yan. Alam nyo naman po, pagka alam nyo po, ang inyong tinitirhan po ay bahain po. Magpataas po kayo ng bahay para hindi po kayo lilisan doon sa bahay nyo. Hindi nyo po iiwanan. O pagka bumabaha, kahit sa bahay lang po kayo. Basta lagi po may mga pagkain, may mga dilata o kung ano man po ang inyong bahay po, mga pagkain na ka-imbak po, ay hindi po kayo magugutom, beautiful people, no? Totoo po yan. Yun lang po talaga ang ano doon, beautiful people. Kaysa yung maggastos-gastos ka, magsugal-sugal ka, gutom po. Ang sugal po kasi parang one day millionaire din po yan. Pag nanalo ka po, wow, bongga. Makakabili ka ng bahay, ganyan, lupa o ano po. Tapos isusugal mo na naman. Ayun, natalo na naman. Ayun, ipupusta mo yung bahay mo, ipupusta mo yung lupa mo, yung mga gamit mo sa bahay. E di, nga na naman, beautiful people. Totoo po yung sinasabi ko, beautiful people. Kaya isipin nyo po, nagtatrabaho po kayo buwan-buwan ang swelduhan po. Tapos isusugal nyo lang po ang pinagpaguran nyo po sa trabaho, yung sinisweldo nyo po, no? Ay tapos matalo ay sa kasusugal, beautiful people. Sa ngayon po kasi ang sugal po ay online na po 'yan at saka sa ano na po internet po kasi eh. Kasi po boring na po sila sa bahay nila eh. Dahil lagi nga naman sa bahay dahil sa pandemya po no, mga nakaraang taon po. Kaya ingat-ingat din, beautiful people. Isipin niyo po ang kakainin niyo po, ang kinabukasan ng inyong pamilya po. Ganoon lang kadali, napakaganda po ng buhay. Napakaganda, napakasagana po ganoon. Kapag po ganoon ang buhay, beautiful people, no? Sana po ang napulot niyo po sa aking kwento, beautiful people, dahil ito po ay nangyari po talaga sa buhay namin tong mag-ina ng nanay tatay ko po. Ganoon po talaga ang ginawa ng tatay ko. Kaysa sa nanay ko dahil hindi marunong humawak po ng pera nga po. Kaya nga po ako naging sigurista nga po ako noong nagpapagawa po ako ng bahay. Oh, picturean nyo yung mga bato, picturean nyo yung mga buhangin at semento, mga bakal na pinadala kong pera dahil gusto kong makita na nahandyan talaga. Ganyan po talaga ako. Kasi po alam nyo naman po ang mga Pilipino, beautiful people. Pag nakahawak po ng kamay, ng pera sa kamay nila ay wala na po, waldas dito, waldas noon po. Inom dito, inom doon, sugal dito, sugal doon. Nagiging, ano po sila, nagiging one day millionaire, kain dito, kain doon sa iba't ibang restaurant po. Hindi nila alam na hindi nila yung pera pinaghirapan nila. Totoo po yan. Pagkatapos, maninisi pa. Yan pinadala mo ay kulang pa. Paano kinulang? Eh kung ang ano mo ay pinangsusugal mo, pinangwawandi millionaire mo, pinangaano mo lang, eh kung ikaw ay matinong tao, pinapadalhan ka. Siyempre po,
aanuhin niyo po yan. Titipirin niyo po yan. Talagang aanuhin niyo po yan na ito ay para bukas, ay hindi ko to aanuhin. Hindi naman mahalaga ang sapatos na ito, bakit ko bibilhin? Hindi naman mahalaga itong bag na to, bakit ko bibilhin? At ito, hindi. Mas bibilhin ko dito ay ito. Gagawa ako ng magandang inidoro ng toilet para sa pag-uwi ng anak ko o ng asawa ko, makita niya yung pera ay nahan dito sa toilet na ito. Ganun po sana. Yung pera na pinadala ng asawa ko at ng anak ko na nag-OFW, ipapagawa ko dito sa kwarto. Ganyan, ipasiminto ko, pagandahin ko, ganyan. At ito naman, ipapagawa ko dito sa sala at ipapagawa ko dito sa kusina. Ganun po sana isipin, beautiful people, no? Napakaganda. Magpapagawa ako sa ng balkon, magpagawa ako ng terrace para kapag dumating yung anak ko, dito kami magkikwentuhan sa may balkon dahil fresh air dito, mga may bisita dito sa balkon, gagawa ako ng palibot. Ang ganda lang po ng ganoon, beautiful people, no? Pero kung isusugal nyo po ang pera ng padala ng inyong mga asawa po o mga anak, beautiful people, wala pong mangyayari sa buhay nyo po. Kailangan po isipin nyo po ang kinabukasan dahil ang pera po ay mabilis po yan mawala sa kamay po. Napakahirap hanapin po. Totoo po yan. Kaya yung kwento ko po, beautiful people, kunin nyo lang po yung maganda at yung pangit naman po ay huwag nyo. Lumamig na po yung kape ko, kadadaldal ko po. Sige na, beautiful people, maraming salamat po. Sana po ay gawin nyo lang po, kung kayo po ay nasa taas na po, halimbawa, beautiful people, no? Kung kayo po ay siniwerte na, kung kayo po ay umaman na po, higpitan nyo na po ang hawak na wag na po kayong, wag nyo pong, dahil kayo ay mayaman na, kayo po ay umasenso na po. Pero hawakan nyo po mabuti, higpitan nyo po. Kasi po, pagka ganyan waldas po kayo ng waldas, babalik na naman po kayo back to zero po. Maghihirap na naman po kayo. Ang hirap po ng taong mahirap. Pero kung kayo po'y umasenso na po at mayaman na po, wag na po kayong bumaba pa. Higpitan nyo na po ang inyong mga hawak na kayo po ay mayaman na, umasenso na po. Higpitan nyo po, pataas na po kayo ng pataas. Hindi po yung tumataas po kayo, bumababa ulit po kayong ganyan. Hindi po, taas, taas, taas. Ganyan po, beautiful people. Iwasan nyo po ang pagsusugal, beautiful people. Yan lang po talaga. Kasi po, maaring magkagalit kayong mag-asawa, maaring masira ang inyong pamilya po, maaring magkakawatak-watak po kayo sa inyong pamilya po at away dito, away doon, sumbatan-sumbatan doon po. Kapag po kayo ang taong sugarol, beautiful people. Kasi po, ang taong natatalo, beautiful people, lagi po mainit ang ulo po niyan. At saka para pong kawawa yan. At hindi po yan mapalagay, hindi po yan mapakali. Dahil ang gusto po, makabawi po siya sa talo niya. Ay wala pong ganun, beautiful people. Kaya ingatan nyo po. Angkati naman ng aking mata, oy. Woo! Makati po yung aking mata. Nagkasugat nga po itong aking mata, beautiful people. Kasi po nabigla po ako sa pagkamot ko po ba? Ngayon po ay nagkasugat po siya sa akin dito po sa may ano yung aking mata po. Nagkapiklat po. Kasi sobra po makati niya. Ngayon po kinamot ko po. Hindi ko po alam pagkamot ko po. Gabi po kasi yun. Ang sarap po kamutin. Nagasgas. Diyos ko po. Kaya yung aking mata po ay mayroong ano po. Yung bakat ng peklat ng kamot. Kasi po, pag ganito po, kasi beautiful people, yung akin po bang allergy? May allergy po kasi ako sa, yung bole, at saka yung sa mga pusa, aso po, at saka bayo, o kaya po mga rabbit, yung mga buhok po ba? Ganyan po, at saka yung mga alikabok, doon po ako pag ganito pong pa-pruling na po ba, ganyan po ako, hatching po ako ng hatching. Parang si Tandang Usting. Sige na, beautiful people, totoo po yan, ang kati po ng aking mata, kaya umano po ako doon sa aking, sa aking doktor, nang hingi po ako ng drops sa aking mata po, na bigyan ako ng drops pang ng mata po ba? At saka yung pang yung Claritin.
Umiinom po ako ng Claritin. Alam niyo po yung Claritin para po yun sa allergy po yun eh. Pag uminom po ako noon, 6 hours po, nawawala po yung kate. At saka paghahatching-hatching ko po. Minsan po kasi nakakalimutan ko po pag gising ko, hatching. Diyos ko po. Tapos mangangati po yung aking mata, ang ilong ko po, parang hatching po ng hatching. Ganyan po kasi ang allergy eh. Kaya yun, beautiful people, alam ko po hindi po kayo interesado doon sa kwento ko po. Sige na, beautiful people, kasi po, at bukas po ay ipapadala ko po isang ano po, yung isang subscriber ko po ay sabi niya mutya daw ng tubig. Naniniwala po kasi siya dito kasi daw po yung kaibigan daw niya po ay napadalhan ko raw po ng mutya ng tubig. Lumakas daw po ang immune system po kasi po ang mutya ng tubig po iyan ay tubig po yan na naging kristal po. Yan po. Totoo po yan. Kaya binababad po yan para magpalakas po ng immune system. At saka, para po ba siyang siniwerte din daw po yung kaibigan niya, beautiful people. Ngayon, ay sabi niya, ma'am, padalhan niyo po ako ng ano po, lilimusan ko po yung inyong mutya ng tubig po. At saka, ano po, yung, ito nga po, ano matawag dito, yung mutya ng ano po, ng kalikasan, ano tawag nito, mutya ng kidlat po ba? Kasi hindi naman daw po siya naiinggit, yun ang sabi niya po, hindi po ako naiinggit ma'am sa kaibigan ko po, kaya lang po gusto ko po lang din, mayroon din po akong ganoon ma'am, sabi niya gano'n sa akin. Padalahan niyo po ako, lilimusan ko po. Ngayon, ay yun nga po, pinadala niya po yung pang shipping po, kaya ipapadala ko to bukas kasi po hindi ko po nabasa kagabi po. Kasi nga po, magkakaiba po kasi ang ating oras, beautiful people. Kaya yun po. Tapos sabi niya ay yung daw kristal na ganito daw po ay gusto niya raw po. Kahit isan lang daw. Iyan po. Lahat po kasi ganito ang mga kristal, beautiful people. Ganito po siya pero may ano na po siyang ganyan. Kaya malalaman mo po siya kung ano ang kulay niya po. Ganyan po yan, ganyan. Tingnan mo. Ganyan po. Tapos kung ano naman po, ganito naman po, ito naman po ay amethyst. Kaya po makikita mo po, tingnan niyo po. Oh, para sila pareho, no? Pag ginanon niyo naman po, oh, magkaiba po sila, makikita mo po yung amethyst niya po. Yan. Yan lang daw ang gusto niya at saka langis daw po. Ang langis ko, beautiful people, wala po yung perfume. Pwede nyo po yung dilaan. Huwag nyo lang pong iinumin. Kasi po, masama po iinumin nyo po. Kasi ano po yan, oil po yan eh. Baka po mag-sebo po sa inyong puso po ba. Basta't iganon nyo lang, beautiful people, iganyan nyo lang po. Tapos, idila nyo lang po sa inyong dila po. Tapos, uminom po kayo ng warm na tubig po. Tapos po, pwede nyo po ito, iganyan nyo po. Pagkatapos po, ipahid nyo po sa inyong bag o maleta, o kaya sapatos nyo po, o kaya talampakan nyo po kung saan po kayo pupunta para po meron po kayong gabay o protection po sa inyong sarili po. O kaya po, iganyan nyo po, i-cross nyo po sa inyong puyo ng inyong ulo po. Alam nyo yung puyo sa inyong ulo. I-cross nyo pong ganyan, i-cross nyo pong ganyan sa inyong puyo para po lagi po kayong nililihis po sa aksidente o sa kapahamakan po. O mga taong chismosa po ba? Ganoon, beautiful people. Okay, beautiful people. Maraming salamat, beautiful people. Doon lang po. Kasi po, ang kwento ko po ay wala pong hangganan. Ganyan po. Pag naumpisan ko pong magkwento po, naku po, grabe, beautiful people, no? Maghahanap pa po ako ng damit nito. Ewan ko po kung anong ilalagay kong damit dito. Naging ahas na hubad na po siya. Gaya-gaya po yan sa aking Santo Ninyong hubad po. Okay, beautiful people, maraming salamat po. Yan po talagang aking Santo Ninyong hubad po. Ayan po, oh. Kita nyo po ba? Ayan po ang aking Santo Ninyong hubad. Napakaliit po yan, beautiful people. Akala mo lang malaking tingnan, pero super liit po nito. Kakaiba po itong aking Santo Ninyong hubad po. Napakaliit po yan. Mas maliit pa po yan sa plat. Ano yun? Yung palitong pusporo po. Mas maliit pa po.
Iba po itong santo ninyo ko sa mga nakikita ko pong santo ninyo na pinapakita po. Malalaki po ang kanilang mga santo ninyo po. Ang akin po ay maliit lang po ito, beautiful people. Ewan ko po kung ano po siya, kasing laki po siya ng, di ko po masabi. Ewan ko po, mas malaki pa nga po itong puso ng saging po eh. Ito po yung mutya ng puso ng saging po, no? Mas malaki pa yata ito kaysa aking santo ninyo po. Ito po kasi ang puso ng saging po, mutya po kasi ng puso ng saging to eh. Ewan ko po, be, tingnan ko nga. Tingnan nyo, beautiful people ha. Oh, mas maliit pa rin po yung aking santo ninyo po, kaya lang malabo kasi eh, ha? Malabo yung aking ano, hindi siya kita. Maliit pa rin yung aking santo ninyo. Sige na, beautiful people, para kong gago eh. Okay, beautiful people! God bless, beautiful people! Good luck!